Tower Mirror. Ayan. Rare ito ng charade. So, pang charade talaga ito. Power Mirror. Ayan po yan. Ayan, pang charade siya. So, i-testing natin kung gumagana o hindi. Yung mga wiring niya, tatlo. Ito naman ang ating portable power supply connected sa 220. Ayun, may power. So, ito yung out natin. Testing natin. Okay. So, testing natin kung gumagana. Ito yung panggilid niya. So, gumagana nga. Up and down naman. Up and down. So, okay, so nakita natin gumagana siya. Kaliwat kanan, taas baba. So next natin, ito ang switch. Next naman natin itong switch, hahanapin natin dito yung para sa kaliwa, sa left. Ayan. Para sa left. Yung control nito, dito. Okay. So, hanapin ko muna. Ayan, good PM. So, nagawa ko na to. Nagawa ko na tong power side mirror. Gumagana na siya. So, ang ating wirings, ayan, kitang-kita. Positive, tsaka negative. Itong positive, diretso yan. Dito, sa pula-puti. Tapos, ito namang negative, diretso dito, sa puti-itim. Ngayon, dito sa wirings, ayan kung makikita nyo. Ayan. So, ito pala ay negative, yung puti-itim. Itong pula-puti, positive. Tapos, itong pula-dilaw, para yan dun sa power ng side mirror. So, sa side mirror, yung power pala, yung power niya na accessories ba yan, o positive, puti, itim. Tapos ito naman, itong isang to, up and down, itong dilaw, left and right. So, napagana ko na, kaya lang may isang problema. Gumagana naman lahat, pwera lang sa up. Ayan siya. Ayan. So, itadown natin. Magdadown siya. Ililift natin. Magle-left siya. Kakanan natin. Kakanan siya. Pag i-up natin, wala. Yun ang problema ko. So, bali, wala siguro ng problema sa side mirror. Kasi gumagana naman lahat. Bali, siguro sa, ano to, sa switch, baka sa board niya. Kasi okay na siya eh. Ganun nyo. Left. Yan, nag-left siya. Sa right. And then down.
Tapos, up natin mula. Baka yung contact nito sa loob, kailangan linisin. So, tagumpay pa rin kahit pakatagal na kapa anong ginawa natin. So, thank you. And so guys, pinatay ko muna. Binuksan ko muna yung loob. Nilinis ko. Ayan, nilinis ko siya. Tapos, ayun yung supply ko. Pinatay ko muna. Ito yung socket niya. Napansin ko, mayroong basag. Ayan, no? May basag. Yung tinignan ko sa likod, ito pala. Grabe siya. Siguro, nabasag siya nung binuksan ko nung sinik ko nung nakaraan. Kasi madumi ito, nilinis ko lang. Ayan, nabasag siya. So, ayan, nilinis ko. Naputol talaga yung connection niya. Ngayon, niliha ko siya. Tapos, pinapainit ko lang ang panghinang natin. Ihinang natin to. Pagdidikit natin to. Kasi nabasag nga siya. Timing na timing. Kasi kung titingnan nyo, ito siya. Yung lock natin ito. Nandyan. Paganyan siya. Ayan yung lock niya. Sa lock mismo kasi. Nung inaangat ko yung lock, nabasag. Hindi ko alam. Sa likod pala nun, may connection. Kaya, ayan. Nung nabasag siya, nahati yung connection. So, kaya siguro ayaw gumano ng up. So, tatry natin ayusin. Ihinangin lang natin dyan. Okay, so guys, nakita ko yung sira ng board. Kaya pala ayaw gumano ng up. Kasi may crack siya. Yan, crack. Sa likod nyan, naputol to. So, ang ginawa natin, ininang natin. So, titingnan natin kung gagana na yung up niya. So, good luck sa atin. Ito nga pala yung likod nun. Yung pinaka-board niya. Ng ating switch controller ng power mirror. So, testing natin. Ayan, so, guys, ayan na, nagawa na natin yung hinang. Binalik ko na yung board. Sana gumana na yung app natin. Testing natin kung gumagana. Okay? Sana matagumpay tayo. Oop, ayaw ah. Oop, wala pa pala. Lipat natin sa left. Yan. Left natin. Oop, gumagana yung left. Right natin, right. Nice. Balik sa left. Up. Ayun, no, gumagana na yung up natin. Down. Nice, nice, nice. Ayos, ayos. Kitang kita naman, ha. Right. Left. Up. Down. So guys, matagumpay ang ating ginawang DIY. Makita nyo naman na nag-crack dito dahil nung binuksan ko to nung nakaraan, sinusungkit ko. Hindi ko napansin pala, nabasag yung board. So naapektuhan yung app niya na connection na putol. So pinakita ko kanina, nahinang ko na. So ngayon gumagana na siya, okay na. Ayan, left, then up, then down. So guys, matagumpay nating nagawa ang ating DIY sa power mirror natin. So, babalikan ko kayo pag naikabit ko na at wawiringan natin. So, papakita ko sa inyo kung paano ko wawiringan. Basta tayo kukuha ng power. Power lang naman ito guys. Yes. Ayan, so guys, na-wiringan na natin. Ayan na. Na-wiringan na natin siya. So, hindi na natin magagamit yung socket niya. Kasi, iba yung switch natin. Ayan. Kita nyo, tatlo yung wire. Itong dilaw, nilagyan ko na ng tanda.
para sa up and down. Tapos itong pula, ayan, nilagyan ko rin ng tanda, ayan, sa left and right siya. Tapos itong blue, ito yung sa power. Ayan, nakalagay power. Para hindi tayo malito. So, ang gagawin na lang natin ngayon, ito, ilalagay natin dito. Dito. Dito natin siya ilalagay. Ganyan. Para kunyari, original ng charade. Kasi ito, ang switch, pang Toyota talaga to. Van daw eh. So, dito natin siya ilalagay. Ayan. Dyan natin siya ilalagay. Ilalagay tayong divider dyan, tapos bubutasan natin. Tapos, saka natin ilalabas dito yung wire. Para dun natin i-coconnect to. Para hindi pangit tingnan. So, ayun. Balik ako pagka nagawa ko na to. Pakita ko sa inyo paano ko ginawa. Actually, papakita ko gawa na, pero i-explain ko pa rin sa inyo paano ko gagawin. Para at least may idea pa rin kayo kung paano gumawa. Basta kasi to ng, ano, charade bulsa lang to. Ayan. So, okay. Balik ako pagka nagawa ko na. Ayan, so guys, gumawa na tayo ng lagayan ng, ano, switch. Ayan, may butas na siya, square. Yero lang siya, yero. Ayan. Tinupi ko lang. Ayan. Tapos binutasan. Siyempre, butas din yung kabila. Yung packet natin. Ayan, may butas na yan. Nakatapat na yan doon. So, ayan, may butas. Apat din yan. Para support pag pinindot mo, hindi aatras. So, kabit na natin. And tingnan natin kung maganda tingnan. Siyempre, pipinturaan para maganda tingnan. So, magbubutas din tayo dito o kaya dito sa taas para sa lusutan ng wire. So, balik ako pag naikabit ko na. By the way, gagamitan ko siya ng rivet. Ito. Ayan, para matibay. Tapos, sa butas naman dito, magbubutas tayo para sa mga wire. Balikan ko kaya. Ayan. So guys, ayan na. Nalagyan na natin ng repeat. Nabutasan na. Ayan. Sa ilalim. Ayan. Ayan. Bali, apat yung butas na yan. So, ayan na siya. Ayan na siya. Saktong-sakto na dyan yung ano ngayon. Yung switch. So, ang gagawin na lang natin ngayon. Magbubutas na lang tayo dito. Para nakalabas yung wire. Dito, o kaya dito sa ilalim. Pero palagay ko dito. Kasi, kung dito, baka bumangga doon sa mga wire. So, dito na lang siguro tayo magbubutas. So, ayan na. Gawa na siya. So, tingnan natin kung mag-fit siya. Wait lang, ha. Tingnan natin kung mag-fit. Guys, kitang kita, fit na fit siya. Oh. Sarap pindutin ito. Oh. Oh, matibay. So, ayun. Balikan ko kayo pag once na napinturaan ko na siya. Tapos nabutasan na natin to at nailabas na natin yung mga wire. Okay? Ayan guys, so good day. Ito na, nagawa na natin ang ating switch for side mirror. Napinturaan ko na rin siya. At ayan, nakakabit na. Ayan. So, may butas na rin yung likod niya. Andyan na rin yung mga wire. Ito, ilalagay na lang natin ito doon sa may dashboard. So, balik ako pag naikabit na natin. At itong ating side mirror. Balik ako pag naikabit na. So, watch out. Ayan, so guys, nakabit na natin. Ito yung ating
wiring. Ito nga pala yung ating side mirror, yan. Tapos mayroon siyang tatlong tornilyo, yan. Ginawan ko Allen wrench. Tapos may nuts para stopper niya. Ayan, so tingnan natin siya kung gagana. At ito, bali kinumpleto ko yung pitong wire. Siyempre tatlong wire galing doon. Tapos yung dalawa ay tama, dalawa papunta doon. Tatlo, bali tatlo kasi power nung isa pang side mirror. Tapos yung dalawa power, negative, positive. So ayun, pinagsama ko na para hindi madumiting nan. I-adjust lang natin ng kaunti para magkasya. So maglalagay na lang tayo siguro ng kasi tumuto ko dito itong rivet. Ayan. Tumutukod siya, so ayaw mag-lock dahil ayan, tumutukod nga. Baka bawasan ko na lang yan. Anyway, babawasan ko na lang dito para kumagat na siya. Pero itetesting muna natin. Talagang gumagana. Yan, may power na yan. Nilagay ko sa live. So, gagana yan. Yan na, gumagana na siya. So, tingnan natin. Ipindutin natin. Kaliwa. Kanan. Yun, baba at taas. Nice, suwabi po siya. Ayan, ayos. Tagumpay ang ating plano. So tagumpay ang ating DIY. Ayan, sana may makuha nyo ang aking DIY. Simple lang naman, nakita nyo namang step by step ang pagkakagawa ko. So kailangan nyo lang, makahanap kayo ng side mirror, power side mirror, ng pang Daihatsu talaga. Kasi yun lang pala kakasya. Meron din iba sigurong kakasya, pero hindi ko alam kung anong mga pansasakyan. So, ngayon, isa lang tong aking side mirror. At least may mapipindot na ako. Ma-adjust ko na nang hindi binubuksan yung salamin. So, ayan, thank you. At sana makahanap si Sir Jamie Clat ng shout out kay Sir Jamie Clat at natulungan niya ako at papano binigyan niya ako idea, and then sana makahanap siya ng side mirror na powered pang Daihatsu pares para solve na ang problema. Ayun, at saka yung ano, nilatag ko na rin yung para sa kabila. Ayun, na nakalatag na tatlong wire. Yung itim, power, left and right yung orange, up and down yung green. So, naka-ready na siya para sa isa pang side mirror natin. So, thank you. Maraming salamat. Sa susunod na pag-DIY.